Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Nais ko lang ibahagi yung naging karanasan ng lolo Juanito ko. Naganap po ito sa kanilang probinsya. Ilang dekada na po ang nakakaraan. Ayon po sa kanya, bata pa lang ay nakaranas na siya ng kababalagan sa kanyang buhay. 9 taong gulang siya noon nang mahulog sa puno ng bayabas. Natagpuan siya ng kanyang ama sa paanan ng nasabing puno na wala ng malay. Dinala siya nito sa kanilang bahay at doon ay nagtaka sila nang wala na siyang pulso at napansing hindi na rin humihinga. Napaluha na kaagad ang nanay ni Juanito. Kaya mabilis na tumakbo ang kanyang ama sa isang manggagamot at hiningi ang tulong nito. Dahil sa hindi sila makapaniwala na ikamamatay ni Juanito yung pagkahulog na iyon dahil sa mababa lang yung puno. Nang dumating ang manggagamot sa kanilang bahay nakasama ng kanyang ama, pagpasok pa lang nito sa kanila ay may naramdaman na kaagad itong kakaibang presensya. Sinabi ng manggagamot sa tatay ni Juanito na may elementong nasa likod ng mga nangyayari sa kanilang anak. Inilabas nito ang mga daon at iba pang mga gamit mula sa kanyang lalagyan at sinimula na niya ang kanyang seremonya. Nakita nilang nagsimula ng umusal yung matandang manggagamot. Pinagpawisan nito ng husto hanggang sa marinig nilang tila mayroon na itong kinakausap na hindi nga nagtagal ay nagulat sila nang bigla na lamang magsalita si Juanito. Sinabi nung manggagamot sa kausap nito na kanya nang pakawalan si Juanito at ibalik na sa kanyang mga magulang. Pero matapang yung tinig, nagmatigas ito at sinabing kanila na umanong itapon ang katawan ni Juanito sapagkat hindi na raw nila mapapakinabangan pa. Na dahil doon ay napamura ang tatay ni Juanito sa sobrang galit at kanya pang binalaan ang nilalang na gagawin ang lahat makapagiganti lang sa kanya. Sinabi pa ng tatay ni Juanito na kanyang hahanapin kung saan ito naninirahan at kanyang susunugin ang bahay nito na idadamay lahat ng mga mahal niya sa buhay. Nabiglang narinig nila ang malakas na pagtawa nung nilalang. Nakakainsulto iyon at hinamon pa ang tatay ni Juanito at sinabing subukan daw niya. Gawin na lang at wag na raw sabihin pa. Dahil sa sobrang galit na naramdaman ay kinuha nito ang kanyang itak at nagmamadaling lumabas ng kanilang bahay. Mahinala na siya kung saan nakatira yung nilalang. Malakas ang kanyang kutob dahil minsan na rin siyang binaramdaman ito. Agad niyang tinungo yung puno ng bayabas na nasa likod bahay nila. Napansin niyang sumunod na rin yung matanda sa kanya. Tumagpas ang tatay ni Juanito ng mga tuyong dahon ng nyog na nagkalat doon. Kanya iyong inayos at saka sinindihan. Mabilis na naglagablab yung mga tuyong dahon
at wala nang sabi-sabi pang idinuldol ang apoy na iyon sa puno ng bayabas. Ilang sandali lang ay nakarinig sila ng mga tinig na tila nagugulumihanan. At pamilyar sa kanila ang isang tinig na iyon. Iyon yung tinig na sumabi sa katawan ni Juanito. Kung kanina, sila ang nakikiusap dito. Nung sandaling iyon ay ito na ang nagmamakaawa sa kanila. Na huwag na umanong ituloy yung pagsunog sa kanilang tahanan. Humingi ito ng tawad sa kanila at nangakong ibabalik na ang bata. Sinabi naman ng tatay ni Juanito na gawin na lang at huwag nang sabihin pa na hindi pa rin niya inaalis yung apoy sa puno. Maya-maya ay narinig nila ang boses ng kanyang asawa. Paglingon nila ay nakita nilang nakatungaw ito sa bintana at sinabing nagbalik na si Juanito. Bago tuluyang alisin ng tatay ni Juanito ang apoy, ay sinabi niya sa nilalang na huwag na sila nitong gagambalain pa kahit na kailan. At nangako naman ito. Pagbalik nila sa loob ng kanilang bahay, ay nakita nilang nakasandal na si Juanito sa kanilang dingding at umiinom ng tubig. Hapong-hapo ito na akala mo ay naglakbay ng napakalayo at tila patang-pata ang kanyang katawan. Nang sumunod na araw ay nagawa namang makapasok ni Juanito sa kanilang paaralan. Pag-uwi niya ng bahay kinahaponan ay inutusan siya ng kanilang ina na mag-igip ng tubig. Pagdaan niya sa may puno ng bayabas ay nakarinig siya ng sitsit, kaya napalingon si Juanito. Pero wala naman siyang nakita, kaya nagpatuloy lang siya sa paglakad papunta doon sa batis kung saan siya nag-iigip. Pero nakakailang hakbang pa lang siya ay muli niyang narinig yung malakas na pagsitsit na iyon. Kaya napahinto na siya at muling lumingon kung saan sa palagay niya nagmumula yung tunog na iyon ng pagtawag. At nagulat siya nang makita ang isang nilalang na nababalot ng mga ugat at lumot na ang balat nito ay tulad sa balat ng kahoy. Naapasigaw na sana ng malakas si Juanito kung hindi lang nagawang takpan nung nilalang ang kanyang bibig. Halos mawala ng ulirat si Juanito sa sobrang takot. Ayaw niyang tumingin sa mukha nung nilalang. Noon lang siya nakakita ng ganon. Kaya naman takot na takot talaga siya. Nanaramdaman niyang nangatog ang kanyang mga tuhod. Pero nabigla siya nang makita niya sa kanyang harapan ang mukha nito. At sinenyasan siyang huwag maingay. Sinabi pa nito sa kanya na hindi siya nito sasaktan at gusto lang raw siyang maging kaibigan. Sa garalgal na tinig ay sinabi niya dito na wala namang problema, pero mag-iigib na muna siya. Naramdaman niyang dahan-dahang humulagpos yung isang kamay nung nilalang sa kanyang bibig at pinakawala na siya nito. Dahan-dahan siyang naglakad papalayo. Napatuloy siyang nakikiramdam sa kung ano ang maaaring gawin nito sa kanya. Nang lingunin niya iyon, ay nakita niyang nakangiti ito sa kanya at kumakaway pa. Kahit papaano ay nabawasan yung takot na kanyang nararamdaman sa dibdib. Kaya noon pa lang ay alam na ni Juanito kung gaano kahiwaga at kahalaga ang isang ngiti. Kinagabihan, matapos nilang makapagapunan
ay sinabi niya sa kanyang ina na siya na ang maghuhugas ng kanilang pinagkainan. Na ikinatuwa naman iyon ng kanyang ina. Maging ang tatay niya ay nilapitan siya at hinimas ang kanyang ulo. Bago ito nagtuloy sa kanilang balkonahe at doon nagpababa ng kinain. Nang nasa harap na si Juanito ng kanilang banggiran at sinisimula ng tanggalan ng mumo ang kanilang mga pinggan, ay muli niyang narinig yung sitsit at pumasok na kaagad sa kanyang isipan na marahil ay iyon yung nilalang na nagpakita sa kanya nung hapon nang magigip siya. Dahan-dahan niyang inilapit sa siwang ng mga kawayang dingding ang kanyang mukha upang silipin iyon. Nang bigla siyang magulat nang lumitaw ang malaking mukha nung nilalang. Muli itong sumenya sa kanya na huwag maingay. Kaya pinigilan niya ang kanyang sarili. Sinabi niya dito na may ginagawa pa siya at kanya na lamang bubuksan ang bintana ng silid para makapasok siya. Pumayag naman ito, pero laking gulat ni Juanito nang pagkatapos niyang makapaghugas ay makita niyang naroon na ang nilalang sa loob ng kanyang kwarto na nakaupo. Kaya mabilis siyang napatingin sa bintana at nakita niyang nakasarado naman iyon. Sumenya sa kanya yung nilalang na pinapaupo siya nito sa sahig sa kanyang harapan. Tumalima naman si Juanito. Tinanong siya nung nilalang kung pwede pa raw siya nitong maisama sa kanila. Napaisip si Juanito at hindi kaagad nakapagsalita. Habang nag-iisip siya ng kanyang isasagot, ay nagsalitang muli ang nilalang at sinabi sa kanya na huwag mag-alala pagkat babalik naman sila. Kanya lamang umanong ipapakilala si Juanito sa mga anak nito. Pagkat gustong gusto daw nila si Juanito, maging yung nilalang ay hindi na naitago pa ang kanyang pagkagusto sa pagkatao ni Juanito. Pero kahit ganun na ang sinabi sa kanya nung nilalang, ay nagdalawang isip pa rin siya na sumama. Kaya muling nagsalita yung engkanto at sinabing hindi sila magtatagal. Kaya pumayag si Juanito. Sinabihan siya nung nilalang na mahiga na sa banig at kanyang ipikit ang mga mata. Naginawa namang lahat iyon ni Juanito. Narinig niya ang boses ng engkanto at sinabing buksan na ang kanyang mga mata. Naagad naman niyang ginawa. Nagulat siya nang mag-iba na bigla ang kanyang paligid. Naisip niyang marahil ay iyon na yung lugar nung nilalang. Nakita niya sa kanyang harapan ang mga batang engkanto na halos kaidaran lamang niya yung iba. Masaya ang mga itong makita siya. Kitang-kita niya iyon sa kanilang mga ngiti. Binati siya ng mga ito at sinabing nagagalak sila na makita si Juanito. Na narinig niyang sinabi pa ng mga ito ang mga katagang maligayang pagdating. Natuwa si Juanito sa kanila maging sa mga bagay na kanyang nakita. Maganda ang kanilang lugar. May mga halaman at bulaklak na noon pa lamang niya nakita simulang nagkaisip siya. At napakarami ring mga pagkain. Pero may isang bagay na nakatawag talaga sa kanyang pansin. At iyon ay yung puno na mayroong iilang bunga. Kakaiba ang bunga noon na para iyong atis ang hugis pero kulay kayumito naman. At mayroong mga bato na nakabaon sa puno nito.
na agad niya iyong nilapitan at hinawakan. Namangha talaga siya at nagandahan sa mga batong naroon, maging sa bunga ng punong kahoy. Bigla siyang napalingon sa kanyang likuran nang marinig ang tinig nung engkantong nagdala sa kanya. Tinanong siya nito kung bakit niya nilapitan at hinawakan ang mga bato. Sumagot si Juanito at sinabi niya ang totoong nararamdaman. Nagandahan umano siya sa mga ito. Nang bigla na lamang naalis sa pagkakabaon yung isa sa mga bato at lumutang ito sa hangin. Inilahad ni Juanito ang kanyang palad na minuestra niyang sasaluhin kunyari ang bato. Nanamangha talaga siya at nasorpresa nang makitang dahan-dahang bumababa iyon papunta sa kanyang mga kamay. At di nga nagtagal ay sumayad na ito sa kanyang palad at mabilis niya iyong ikiniyom. Naglapitan ang mga batang engkanto sa kanya at kinamayan siya. Nagpakilala pa ang mga ito sa kanya at pagkatapos ay niyaya siya maglaro. Nawili si Juanito sa pakikipaglaro sa kanila. Masayang masaya siya na halos makalimutan na niya ang sa kanila. Nagulat na lamang si Juanito nang marinig niya ang tinig nung engkanto na nagdala sa kanya doon sa lugar. Sinabi nito sa kanya na kailangan na nilang bumalik sapagkat mag-uumaga na. Medyo nakaramdam si Juanito ng lungkot dahil sa gusto pa sana niyang makipaglaro sa mga bago niyang kaibigan. Napansin iyon nung engkanto kaya sinabi nito sa kanya na marami pa namang pagkakataon at babalik na lamang sila. Agad na nanumbalik ang sigla at aliwala sa mukha ni Juanito nang marinig niya iyon mula sa kanyang kaibigan. At lalo pang natuwa si Juanito nang maalala niyang mayroon pala siyang magandang bato na maiuwi at nasa kanyang bulsa. Dinukot niya iyon at nagpasalamat sa nilalang. Sinabi nito na kanyang ingatan ang bato. Pagkat hindi umano pangkaraniwan iyon at pinapikit na muli siya ng engkanto. Naramdaman niyang niyuyugyug na siya ng kanyang ina at ginigising upang pumasok sa paaralan. Pagmulat niya ng kanyang mga mata ay napatingin pa siya sa buong silid. Naipinagtaka naman ng kanyang ina at sinabing nananaginip pa yata ito. At muling ipinaalaala na magmadali na siya pagkat papasok pa. Napaisip si Juanito at nalungkot pagkat isa lang palang panaginip iyon. Pero nang maalala niya ang tungkol sa bato ay agad niyang kinapa iyon sa kanyang bulsa at gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi nang naroon iyon. At nasabi niya sa kanyang sarili na totoong nangyari pala ang lahat. Kaya masiglang masigla siyang pumasok sa kanilang paaralan nung araw na iyon. At doon po nakuha ng lolo ko yung kanyang bertut, kaloob sa kanya nung engkanto na naging kaibigan niya. Nang nasa paaralan na ang lolo ko nung araw na iyon, ay hindi niya maiwasang hindi tingnan ang bato. Kaya lagi niya iyong inilalabas mula sa kanyang bulsa at pinagmamasdan. Ngunit nagulat na lamang bigla si Juanito nang bigla iyong mawala sa kanyang kamay habang tinitingnang mabuti.
ng haplotin iyon ng kanyang kaklaseng si Buboy. Malaking bata ito para sa kanyang edad at talagang may pagkabargas. Mahilig itong mangbuli. Pagkatapos niyang kunin ang bato ay sinabi niyang kanya na raw iyon. Kaya mabilis na kumilos si Juanito. Tumayo siya at pilit na binabawi yung bato sa kanyang kamag-aral. Nakipag-agawan siya dito. Pero dahil sa mas malaki sa kanya ay hindi niya magawang mabawi iyon. Hanggang sa dumating yung kanilang maestra at naabutan sila sa ganong tagpo. Agad na pinalapit sila nito at nagtanong kung ano ang kanilang pinag-aagawan at kung sino ang nag-umpisa. Agad na nagsalita si Buboy. At walang kagatol-gatol na sinabi nitong si Juanito ang nag-umpisa ng lahat. At pilit na inaangkin umano yung kanyang bato. Agad namang itinanggi ni Juanito ang paratang na iyon ng kanyang kaklase. At nangatwiran na kanyang talaga yung bato. Dahil sa kanilang mga sinabi, ay naintriga yung kanilang guro kung ano ba yung bato na kanilang binabanggit at pinag-aagawan. Kaya inutusan nito si Buboy na ilahad ang palad pagkat gusto niyang makita yung bato na kanilang sinasabi. Nang makita iyon ng kanilang maestra sa unang pagkakataon, ay namangha kagad ito at tumanga sa ganda noon. Pagkat noon pa lamang siya nakakita ng ganong uri ng bato sa buong buhay niya, mabilis niyang kinuha yung bato at sinabing itatago na muna niya. Yaman din lamang na hindi sila magkasundo na dalawa. Dagdag pa nito ay hindi niya iyon ibibigay sa kanino man sa kanila, maliban na lang nadali nila ang kani-kanilang magulang. Nagkatinginan sila Juanito at Buboy sa isa't isa. Pagkat pareho nilang ayaw na mapatawag ang kanilang mga magulang sa paaralan nang dahil sa may ginawa silang kabalbalan, nalungkot si Juanito. Nakatungo siyang bumalik sa kanyang upuan habang si Buboy naman ay ngingiti-ngiti pa ng nakakainsulto ng kanya itong masulyapan. Hanggang sa mag-uwian sila ay nanatili lamang na walang imig si Juanito sa kanyang upuan. Hindi niya matanggap na sa isang iglap ay nawala lang ng ganong kadali yung kanyang bato na itinuturing niyang regalo mula sa kanyang kaibigang engkanto. Lalo pa siyang nalungkot nang maalala ang sinabi ng kanyang kaibigan na ingatang mabuti ang bato. Nang lumabas na sila mula sa kanilang silid-aralan, ay nagmamadaling nilisan ni Juanito yung kanilang paaralan. Lakad-takbo ang kanyang ginawa upang mabilis na makauwi sa kanila. Masamang-masama ang kanyang loob. Nakaramdam pa siya noon ng matinding galit kay Buboy. Gusto niya itong saktan. Ngunit paano? Naitanong niya sa kanyang sarili. Dahil sa ang laki talaga nito kumpara sa kanya. Na kanya nga lang sinubukang buklatin ang kamay nito upang makuha ang bato nung nag-aagawan sila ay hindi na niya nagawa. Ang saktan pa kaya? Naisip ni Juanito. Pagdating niya sa kanilang bahay ay agad na napansin ng kanyang ina ang kanyang pananamlay. Kaya tinanong siya nito kung ano ang problema at kung may sakit pa siya. Magalang naman siyang sumagot sa kanyang ina at sinabing wala.
pagkalapag ng kanyang bag ay agad na tumiretso siya sa kusina at kinuha ang galon upang magigit. Nang papunta na siya sa balon, ay biglang narinig niya ang isang sitsit nang matapat siya sa puno ng bayabas. Kinabahan si Juanito na baka magalit ang kanyang kaibigan kapag nalaman nitong wala na sa kanya ang bato. Kaya napaisip siya kung ano ang kanyang sasabihin sa kanyang kaibigan. Nang may maisip na siya, ay lumingon si Juanito at nakita nga niya ang engkanto. Magsasalita na sana si Juanito nang bigla siyang maunahan ito. Sinabi sa kanya ng engkanto na huwag na siyang malungkot pagkat hindi naman umano nawala ang bato sa kanya. Nananlaki ang mga mata ni Juanito sa pagtataka nang kanyang marinig yon. At nakita niyang iningusto ng kaibigan ang kanyang bulsa. Nagmamadali niyang kinapa iyon at lumuwang na bigla ang kanyang bibig sa kasiyahan nang maramdaman nga niyang naroon ang bato. Nagtatakang nagtanong si Juanito sa kanyang kaibigan kung paanong nangyari iyon. Paanong nabalik sa kanya ang bato? Gayong kitang-kita niyang kinuha iyon ng kanilang maestra mula kay Buboy. Muling ipinaalaala ng engkanto kay Juanito ang sinabi niya tungkol sa bato na iyon ay hindi pangkaraniwan. At ipinaliwanag nito na dahil siya na ang nagmamay-ari ng bato, kung kaya walang sino man ang maaaring makakuha pa noon, maliban na lang kung may angkin ding kakayahan. Muling nagtanong si Juanito sa kanyang kaibigan kung paano ba raw naging hindi pangkaraniwan ang bato. Ano raw ba ang mga maaaring gamit nito? Sinabi ng engkanto sa kanya na hindi naman ito maaaring panghilot dahil sa maliit. Nanatawa naman si Juanito nang maintindihan na nagbibiro ang kanyang kaibigan. Kanya na lamang umanong malalaman pagdating ng takdang panahon pagpapatuloy nito. Tumango naman si Juanito, palatandaang kanyang naunawaan ang sinabi nung engkanto sa kanya. Nagpaalam na muna siya dito at sinabing siya ay mag-iigit pa. Inimas ng kaibigan ang kanyang ulo at agad na itong naglaho. Pagbalik ni Juanito ng bahay, habang kanyang isinasali ng inigib na tubig sa kanilang banga, ay siya naman pagdating ng kanyang ama. Butil-butil ang pawis nito at namumutla ang mga labi. Na nang makita ng kanyang ina, ay agad itong nag-alala at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Dumiretso sila sa kanilang silid at nahiga ang kanyang tatay doon. Inutusan siya ng kanyang ina na magpainit ng tubig. Habang nasa harapan si Juanito ng kanilang lutuan, ay bigla niyang naramdaman na tila uminit yung kanyang ita. Kaya agad niyang kinuha yung bato. Hindi naman niya maunawaan kung bakit umiinit iyon ng ganon. Nang kumulo na ang tubig, ay narinig niya ang kanyang ina na inutusan siyang isalin sa plangganita at kumuha ng bimpo. Haluan din raw niya ng malamig na tubig yung mainit. Kaya ibinalik na niyang muli yung bato sa kanyang bulsa at mabilis na tumalima si Juanito. Samantala, mas uminit pa yung bato. Kung kaya napilitan siyang gamitin ang bimpo upang ipanghawak doon. At kanya iyong inilabas na muli
mula sa kanyang bulsa. Muli niyang narinig ang kanyang ina at ipinadadala na sa kanya yung mga iniutos nito. Paglapag niya ng planganitang may maligamgam na tubig, ay nakita niyang pawis ang kanyang ama na nagbubutil-butil iyon sa kanyang noo. Kaya kanyang pinunasan ng hawak na bimpo na kasalukuyan pang naroon ang bato. At nagtaka ang kanyang ina at napapulalas nang makita nitong umaliwalas na bigla ang mukha ng kanyang ama at tila nawala sa isang iglap kung anuman ang dinaramdam nito kani-kanina lang. Pinagmasdan rin ni Juanito ang kanyang ama at nakita nga niyang bumuti na ang kalagayan nito. Napaisip na kaagad si Juanito at nasabi sa sariling marahil ang isa sa kahalagahan ng bato ay nakakapagpagaling ito. Kaya natuwa si Juanito pagkat naisip niya marami siyang matutulungan tao. Nang sumunod na araw, pagpasok pa lang ni Juanito sa kanyang silid-aralan, ay napansin niya kaagad na tila mainit ang ulo ng kanilang maestra. Ang lakas ng boses nito at inuutusan ang kanyang mga kamag-aral na hanapin yung bato. Pabulyaw pa nitong tinanong si Buboy kung kanya ba raw kinuha iyon. Pagkat nang tingnan niya sa kanyang bag pagdating sa bahay noong nagdaang gabi ay wala na raw iyon. Mabilis namang sumagot si Buboy at sinabing hindi. Sunod naman na tinanong ng kanilang guro si Juanito. Kinabahan siya pagkat nasa kanyang bulsa iyon. Mapagkakamalan siyang kinuha niya iyon sa bag ng kanyang maestra. Nag-alala din siya na baka bansagan siya at tuksuin na magnanakaw. Pero sinabi ni Juanito sa kanyang sarili na hanggat alam niya kung ano ang totoo ay hindi siya dapat na matakot. Pero bigla na naman siyang nalungkot at nag-alala. Pagkat naisip niyang paano niya sasabihin ang totoo? Paano sila maniniwala sa kanya? Baka sa halip na magnanakaw ay bansaga naman siya na baliw. Napatingala si Juanito at nag-isip. Pero nagulat siyang bigla nang marinig ang malakas na tinig ng kanilang guro nang tanungin siyang muli nito. Hindi nakasagot si Juanito. Naramdaman na lamang niyang biglang hinawakan ng kanyang guro ang magkabila niyang bulsa. Napapikit na lamang si Juanito sa sobrang pag-aalala. Ngunit nagulat siya. Wala siyang naramdamang bato sa magkabila niyang bulsa. Kaya sinabi niya sa kanilang guro na hindi niya iyong kinuha. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Noel. Ang ibabahagi ko ay karanasan po namin ng nanay ko. Noon po kasi, nang mausong muli ang bayong, ay napagpa siya ng nanay ko na ilagay yung naipon niyang pera sa pagninegosyo. Nasa bahay lang kasi siya noon at tanging tatay ko lang ang naghahanap buhay para sa amin. Solong anak lang po ako. Pinagtiyagaan ng nanay ko na matutunan kung paano gumawa ng plastic na bayong. At nang kanya iyong malaman, ay bumili na kami ng mga rolyo-rolyong plastic sa Divisoria na siyang ginagamit sa paglalala noon. Matibay po na klase ito na bayong. Kaya naman noon, halos lahat ng mga namamalengke ay naiinganyong bumili. Isa pa,
naiiwasan ang pagdami, ganun na rin ang pagkalat ng mga plastik. Noong umpisa ay sa mga palengke namin dinadala ni nanay. Sumasama kasi ako sa kanya kapag wala akong pasok. At dahil taga Mandaluyong kami noon, kung kaya sa palengke ng Kalentong, Sanuan at Pasig namin dinadala dahil iyon ang malapit. Pero kalaunan, nung lumalakas na talaga, ay dinadala na niya yung mga bayo sa ibang lugar. Lalo na nung may makilala siya sa palengke ng Pasig at sinabing papatok daw yung paninda niyang bayong doon sa kanilang lugar. Sapagkat wala pang ganong klase ng bayong sa kanila. Kaya bumabiyahe na noon si nanay sa norte, pati na rin sa katimugang bahagi ng Luzon. Minsan sumama ako sa kanya dahil sa ang dami ng order. Bukod doon ay kanya pang dinagdagan yung bilang ng aming dinala dahil sa naisip niyang sulitin na yung aming pagbiyahe. Magtitinda pa kami doon sa palengke ng lugar na aming pupuntahan bukod sa mga inorder na sa kanya. Ikinakarga lang namin ito sa bus. Minsan ay may mga tumutulong pa sa amin sa pagkakarga noon. Dahil noong mga panahon pong iyon ay talagang masasabi mong mababait pa ang mga tao at matulungin. Ewan ko nga ba kung bakit biglang nag-iba na yung takbo ng pag-iisip ng mga tao ngayon. Maikwento ko lang pong sandali, Sir PB. Dati, mataas ang moral ng mga Pilipino, sa totoo lang po. Kahit nga sa paggalang pa lang sa bansa at sa mga sumisimbolo dito, ay talagang mapapansin mo po yan noon. Kapag naririnig dati na inaawit ang lupang hinirang, ay talagang tumitigil ang mga tao sa kanilang mga ginagawa at sa paglalakad. Tumatayo ng tuwid at inilalagay ang kanilang mga kamay sa kaliwang dibdib at makikisabay sa pag-awit. Pati po mga sasakyan ay humihinto po talaga. At dati po, tutulungan ka ng walang bayad na kapag inabutan mo pa nga ay tumatanggi. Pero ngayon, ibang-iba na. Naging masyado ng materialistiko ang mga tao. At iyon na nga po, hindi naman kami nahihirapan noon sa pagbabiyahe. Kahit pa marami yung mga bayong na aming dala. Dahil marami naman tumutulong sa amin sa daan. Nang dumating kami doon sa lugar na pagdadalan, nung mga inorder sa aming bayong, ay talaga namang gutom na ako. Tanghali na kasi. At ang tangi naming kinain sa biyahe ay yung mga pugo na inilalako sa bus. Pero sinabi sa akin ni nanay na akin na lang munang tiisin iyon dahil sa malapit naman na at darating na yung kanyang kausap. Kaya ganun nga ang aking ginawa. Tiniis ko na lang muna yung gutom na aking nararamdaman. Makaraan ang ilang minuto ay dumating na nga yung umorder ng mga bayong kay nanay. At nagyayapa ito na doon na kami mananghalian sa kanila. Kung kaya, natuwa naman ako nang aking marinig yon. Pero nagkunwa pa kami noon ni nanay na aming tinanggihan yung kanyang alok. Pero ang totoo ay gutom na talaga kaming pareho. Buti na lang rin at kanya kaming pinilit. Mabait ito at magiliw makipag-usap na mabilis mong
makakagaana ng loob. May owner ito na sasakyan, kaya naging mabilis lang yung aming pagpunta sa kanila. Nang dumating kami doon sa kanilang bahay, ay bakit para nag-ibang bigla yung aura ng paligid. Kung kanina ay napakaaliwalas, pagsapit namin doon ay parang naging makulimlim na hindi mo maintindihan. At para ako biglang kinabahan. Siguro ay may limang mga bahay na magkakalapit na naroon. Pero may mga bakanting lote na pagitan. Pasimple ko pa nga noong sinabi kay nanay na kung maaari ay wag na lang kaming tumuloy dahil sa masama ang aking kutob. Pero hindi na nito pinagbigyan pa yung aking pakiusap. Pagkat naroon na raw kami at nakakaya naman doon sa taong nag-aya sa amin. At wag na raw akong mag-isip pa ng kung ano-ano. Pagpasok namin sa bahay nila ay nakapagtatakang parang wala silang halos nakasangkapan. Nasa unang tingin ko pa naman doon sa lalaki ay may kaya talaga sila. At bakit parang ang lansa sa loob ng kanilang pamamahay na nakakasulasok talaga yung amoy. Pero patay malisya lang ako na kahit ang nanay ko ay kanya rin palang napansin iyon. Kanya kaming pinaupong sandali ni nanay doon sa kanilang sala at nagpaalam ito sa amin. Di nagtagal ay naririnig namin yung mga taong nag-uusap. Pero hindi namin iyon maintindihan ni nanay dahil nagsasalita sila sa kanilang lengguwahe. At nagkakalansingan yung mga kutsara at tinidor. Kaya naisip kong naghahain na siguro sila. Pero hindi noon napawi yung kabang aking nararamdaman sa dibdib. Ilang sandali pa ay lumabas na muli yung lalaki at niyaya na kaming magpunta doon sa kanilang pagkainan. May tatlo pang taong naroon sa kusina. Hindi ko alam kung magkakaano-ano sila. Dahil sa hindi naman ipinakilala sa amin nung lalaki. Pero sa tingin ko ay mag-anak sila. Nang nasa harapan na kami ng kanilang mesa, ay napansin kong kakaiba yung kanilang mga luto. Na nang mapansin siguro nila na hindi maganda yung aming reaksyon sa mga pagkaing nakahain sa kanilang pagkainan, ay sinabi nilang iyon daw yung mga lutuin sa kanilang lugar. At sinabihan na nila kaming kumain na. Ewan ko, pero talagang biglang bumilis ang pagtibok ng aking puso. Kabadong-kabado na ako nung mga oras na iyon. Ayoko talagang kumain nung mga inihanda nilang ulam na naroon nung sandaling iyon. Kaya sinabi ko kay nanay at tumingi si nanay ng paumanhin sa kanila. Sinabi niya na hindi naman sa maarte kami, pero hindi talaga kami kumakain ng pagkain na hindi namin nakasanayan. Noon lang po talaga kasi kami nakakita ng ganong klase ng ulam na hindi mo mawari kung ano ang isinahog doon. Nasa unang beses mo palang itong makita ay hindi ka talaga mangangahas na kainin iyon. Nasa itsura pa lang talaga ay nakakadiri na. At nung sabihin nga ni nanay yung ganon sa kanila, ay nawala yung pagiging magiliw na makipag-usap nung lalaki. Napansin ko rin yung matatalim na pagkakatitig sa amin
ng iba pang naroon. At ang mas nakakasindak pa sa akin ang gusto ay nung biglang magdatingan ang iba pang mga tao na akala mo ay mayroong selebrasyong magaganap na nakapagdudulot iyon ng matinding kilabot dahil sa hindi man lang umiimik ang mga ito. Maya-maya ay biglang tumayo si nanay at dinukot yung kanyang cellphone na 3210 at nag-excuse siya at lumabas doon sa likurang pinto na nasa kusina. Nakita ko kung paano nila tinitigan si nanay na tila humihingal pa ang mga ito habang matalim na nakatingin. Narinig kong kausap niya si tatay at kanyang idinitalye yung lugar na aming pinuntahan at kung paano makakarating doon, pati yung lugar at bahay na kinaroroonan namin ay kanya ring inilarawan. Narinig kong naroon daw si tatay sa kung saan kami nakipagkita sa lalaki at break time na umano nila sa kanilang trabaho. Naroon kasi ang project nito bilang isang electrical engineer. Panghuli ay sinabi ni nanay kay tatay na maghihintay na lang kami doon sa may labasan pagkat susunduin daw niya kami kasama nung kanyang mga tauhan sa construction at kakain na lang daw kami sa labas. Nanatili lang naman akong tahimik doon sa pinaupuan ko dahil sa nakapalibot na sila sa akin na ang pakiramdam ko ay para silang nanggigigil na at takam na takam. Sobrang takot talaga ang naramdaman ko. Pagbalik ni nanay ay nagpaalam na kagad ito sa lahat ng mga naroon at nagpasalamat. Sinabi niya sa kanila na susunduin kami ni tatay kasama ng mga tauhan nito dahil kakain kami sa labas. Na kanya pa talagang inulit iyon bagaman alam kong narinig nilang lahat ang kanilang mga napag-usapan dahil na rin sa lakas ng boses niya habang nakikipag-usap. Hindi sila nakapagsalita pero parang umuusok sila sa galit. Kitang-kita ko iyon sa reaksyon ng kanilang mga mukha. Pero patay-malisya lang kami pareho ni nanay. At kunyari ay wala pa rin kaming nahalata sa kanila. Nang makalabas na kami ng bahay ay nakita pa namin silang dahan-dahan na sumunod sa amin. Na mga laglag ang balikat at umuusok ang ilong sa galit. Hindi na sila lumabas pa ng bahay. Tinanaw lang nila kami mula doon sa pinto. Naisip kong ang laking panghinayang siguro ang kanilang nararamdaman dahil pagkain na ay naging bato pa. At nung nasa labas na nga kami ay parang gusto ko na talagang tumakbo pero pinigilan ko ang aking sarili. Ayaw pa rin naming magpalata. Nang nakalabas na kami doon sa rough road na iyon ay mabilis na pumara si nanay ng tricycle at nagmamadali kaming sumakay. Na nang makaupo kaming pareho sa tricycle ay doon pa lang kami tila nakahinga kapwa ng maluwag at halos sabay pa kaming napabuntong hininga. Na nakatawag naman iyon ng pansin doon sa tricycle driver at tinanong kami kung saan ba raw kami galing at bakit ganon ang aming reaksyon. Kaya sinabi ni nanay at kanyang inilarawan yung lugar dahil sa hindi naman namin alam ang pangalan nung mismong lugar na iyon. Na tila nagulat naman yung lalaki nang kanyang marinig ang mga sinabi ng nanay ko.
Sinabi nitong buti raw at nakalabas pa kami ng buhay. Dahil ang kanumano ng mga aswang ang mga taong naroon. Lahat umano ng magkakamag-anak na iyon ay mga aswang. Natama nga ang aming kutob. Hindi sila mga karaniwang tao. Buti na lang din talaga at mabilis na nakaisip ang nanay ko ng paraan. Nagusto ko nga sanang mapakunot noo sa mga bagay na aking naririnig ng mga sinasabi ni nanay. Pero ayokong gawin at pinanatili ko lang na walang reaksyon yung aking mukha. Baka kasi makalata sila na paanong mapupunta ang tatay ko doon at may project bilang isang electrical engineer. E samantalang jeepney driver ito at wala itong cellphone. Si nanay lang ang mayroon dahil nga sa ginagamit niya sa kanyang negosyo. Kaya sigurado akong wala siyang kausap, kundi tanging sarili lang niya na kunyari lang na tumawag ang tatay ko. Hanggang dito na lang po sir yung karanasan namin ng nanay ko. Hindi man po yan kasing nakakatakot nung ibang nagpadala sa inyo, pero yan po talaga ay totoo nangyari. Kaya sana po ay inyo ring magustuhan. Ako nga po pala si Jay. Kasalukuyan po ako nakatira ngayon dito sa Maytondo, Manila. Dito na po ako ipinanganak at lumaki. Kaya noon pa man ay sa mga palabas ko lang po nakikita yung mga aswang na natatandaan kong ginagawa pang panakot sa amin noon ng aming mga magulang. Pero nang lumaki na ako at magkaisip, ay hindi ko na pinaniniwalaan ang mga bagay ukol dito. Natatawa na lang ako sa tuwing may maririnig akong kwento tungkol sa mga aswang. Madalas kasi sa inuman namin ng aking mga kaibigan ay nadadaanan ng usapan ang tungkol sa mga ito. Dalawa kasi sa mga naging kabarkada ko ay naranasang mamuhay sa probinsya. Marami silang mga kwentong ibinabahagi sa amin, mga sarili nilang karanasan at kung minsan naman ay karanasan ng kanilang mga kakilala at kamag-anak. Minsan ay nagkayayaan kami ng aking mga kaibigan na kaklase ko rin sa school. Magse-same break na kasi kami noon. Third year college na ako noong mga panahong ito. Nag-aaral na ako noon sa PUP Santa Mesa. Dati kasi ay sa PLM ako nag-aaral o pamantasan ng lungsod ng Maynila. Nung nasa PUP na ako, marami akong mga kaklase na malalayo talaga ang kanilang mga bahay. May mga taga Marikina, Antipolo, San Mateo, Baras, Morong at Tanay. Yung iba pa nga ay mga taga probinsya pa talaga at nagbo-board lamang malapit sa school. At iyon na nga, nagkayayaan kaming magkakaibigan na mamasyal. Mag-hiking daw kami, mountain climbing at camping. Kaya pinag-usapan namin kung saang lugar magandang gawin yung mga aktibidad na nabanggit. Yung taga-Tanay ang una nag-suggest. Nasa kanila na lang daw dahil maraming magagandang tanawin at may mga bulubunduking lugar. Sinundan iyon ng taga-Baras na si Jun. Pero ang sinabi niya ay dun daw kami sa Pililya pumunta. Biglang sumagot si Mike at sinabing sa kanila na lang daw sa Antipolo. Hindi ganong kalayo, pero magagawa pa rin namin yung mga gusto namin gawin.
Nagulat ako dahil ilang beses na rin akong nakarating sa Antipolo. Pero wala naman akong nakitang lugar na pwede naming itaos yung mga activities na naisip namin gawin. Kaya isiniguro na lamang namin sa kanya kung totoo ngang maisasagawa namin yung mga plano namin doon sa kanilang lugar. At kanya naman iyong kinumpirma. Kaya nung huli, napagkasunduan naming lahat na doon na lang kami kanila Mike sa Antipolo magpunta. Nang sumapit na yung araw nung aming pagpunta kanila Mike, ay maaga akong nagising. Medyo excited din kasi ako noong mga oras na iyon. Matagal-tagal na rin kasi akong hindi nakapamasyal at nakarating sa ibang lugar. Lagi na lang akong bahay paaralan. Nagkita kami noon ni Louie sa may tapat ng GRU kung nasaan yung terminal ng mga biyaheng pa-Antipolo. Yung dalawa naman, si Jun na taga Baras at si Andrew na taga Tanay, ay doon na lang raw makikipagkita sa amin sa simbahan ng Antipolo. Ganon din si Mike. Kaya bali dalawa lang kami na magkasamang bumiyahe. Nang dumating kami sa simbahan ng Antipolo, ay naroon na silang tatlo. Mula doon ay sumakay pa uli kami. Natatandaan kong yung way na dinaanan namin ay papuntang Kogyo. Pero mismong pinuntaan namin ay sakop pa rin ng Antipolo. At nang bumaba kami ng sasakyan at magsimula maglakad, ay doon ako naniwala na mayroon pala talagang lugar sa Antipolo na bulubundukin para talagang probinsya. Yun nga lang, ang layo talaga ng aming nilakad. Pero ayos lang dahil yun naman talaga yung ipinunta namin doon. Sabi sa amin ni Mike, doon daw kami pupunta sa may mga falls para makapag-swimming daw kami. Bagay na nagustuhan naman namin. Kung kaya, lalo kaming nasabik. Ilang beses din kaming huminto at nagpahinga. Basang-basa na yung damit ko noong mga oras na iyon dahil sa pawis. Ilang oras din yung ginugol namin sa paglalakad. Hanggang sa maisipan naming kumain na muna nang magkasundo kami magpahinga muli. Pagkatapos naming kumain, ay nagpatuloy na kami. Sa aming muling paglalakad ay may ilan pa kaming nakasalubong na nakakabayo at may nakita rin kami mga kalabaw, baka at kambing. Kaya nasabi ko sa aking sarili na marami pa pala kaming hindi nakikita tungkol sa totoong anyo ng lugar. Napakaganda talaga doon. At sariwa pa ang hangin, malayong malayo sa ingay at polusyon ng Metro Manila. Maya-maya ay may namataan kaming isang bahay. Isa itong kubo na nagsusolo lang ito na nakatayo doon sa gitnang bahagi ng bundok. Naisip naming manghingi ng tubig. Naubos na kasi yung mga baon namin. At upang makasilong na rin, pansamantala habang nagpapahinga dahil tirik na tirik ang araw, nakakapaso na sa balat ang init nito. Papalapit pa lang kami sa may bakuran, ay nanawag na kami at nagtaupo. Nakailang tawag din kami bago namin narinig ang isang boses na sumagot. Pero nawirduan ako sa tugon nung nasa loob na ang sagot niya sa amin ay isa ring tanong. Ang sagot niya sa amin ay tao ba raw talaga? Kaya muli naming inulit yung mga katagang tao po. Medyo napilosopuhan ako sa tanong niyang iyon sa amin. Sabi ko pa sa aking sarili,
alangan namang mga hayop kami. Gayong nagsasalita at nakikipag-usap. Pero naisip kong marahil ay masayahin lang na tao ito at nagbibiro lang. Di nagtagal ay bumukas yung pinto na yari sa kawayan. At bumungad sa amin ang isang matandang lalaki. Agad itong magalang na nagtanong sa amin kung ano raw ang aming pakay at kung ano ang kanyang may paglilingkod sa amin. Medyo nailang ako sa paraan ng kanyang pagsasalita para kasing napakaluma at hindi na bagay sa panahon na iyon. 1997 nga pala na mangyari ito, Sir Bibi. Pero kahit nawiwirduan ako sa kanya, ay may kung anong humahatak sa akin para patuloy na pakinggan ang iba pa niyang mga sasabihin. Sinabi ni Mike na makikiinom lang sana kami at kung maaari raw ay manghihingi na rin ng mababaon na tubig at pansamantalang makikisilong para mamahingang sandali. Dahan-dahan namang tumango yung matanda bilang tanda na kanyang naunawaan yung mga sinabi ni Mike at pakay namin. At tumalikod na ito na nagpaalam sa aming sandali. Pagbalik niya ay may dala na ito isang lumang pichel na puno ng tubig at isang baso. Uminom kami at nilagyan yung aming mga lalagyan ng tubig. Narinig ko nagsalita pa ang matanda at sinabing kung kulang ay kanya pa kaming ikukuha. Pero nahiya na kami at sinabing wag na. Pinaghati-hatian na lang namin yung natira sa pichel matapos naming makainom na lahat. Habang nagpapahinga ay nagtanong muli ang matanda sa amin kung saan raw ba ang aming tungo. Kaya sinabi namin yung aming mga balak na gawin. Sinabi rin ni Mike na nais namin pumunta doon sa may talon. At nagtanong na rin ito sa matanda tungkol sa direksyon. Nagkatinginan kami ng iba pa naming mga kasama. Dahil hindi rin pala talaga alam ni Mike yung lugar na aming pupuntahan. Naging mabait naman sa amin yung matanda at itinuro yung tamang daan na dapat naming tahakin papunta doon sa lugar. Pero kanya kaming pinayuhan na kung siya lamang daw ang masusunod ay wag na lang raw kaming magtuloy. Naikinagulat namin at medyo hindi namin iyon nagustuhan dahil sa mapupurnada yung aming mga plano. Pagpapatuloy ng matanda, luba o manong delikado sa lugar, lalo pang araw at tayo lang kami. Baka raw kami mapahamak. Aaminin kong nakaramdam ako ng kaunting kilabot dahil sa kanyang mga sinabi, lalo na sa paraan ng kanyang pagsasalita. Pero dahil din doon kung kaya umiral na bigla yung aking curiosidad at nagtanong ako sa matanda kung ano bang mayroon doon, kung bakit niya nasabi na lubang mapanganib sa lugar. Hindi kaagad nakasagot ang matanda. Sa halip ay tinitigan niya muna kami isa-isa at pagkatapos ay sinabi niyang mayroong aswang na gumagala sa lugar. At bigla pa niyang binawi ang sinabi na hindi lang umano aswang kundi mga aswang. Dahil sa aking narinig ay natawa akong bigla, pero agad kong pinigilan ang aking sarili habang ang mga kasama ko naman ay tahimik at titig na titig doon sa matanda na halos hindi sila kumukurap na lahat. Sinabi ko na lang na mag-iingat kami at salamat sa kanyang pagpapaalaala sa amin. Pero kailangan naming ituloy yung aming plano
dahil sa malayo pa ang aming mga pinanggalingan. Nakulang na nga lang ay idugtong ko na hindi naman ako naniniwala sa mga sinasabi niya. Hindi ako naniniwala sa mga aswang. Hindi ko nga lang alam sa mga kasama ko. Kaya di na kami nagtagal at nagpaalam na sa matanda. Muli kami nagpasalamat sa pagtanggap niya sa amin at pagbibigay ng tubig. Mula sa bahay ng matanda ay malayo pa ang aming nilakad. Halos 2 oras pa bago namin narating yung batis. Pero habang nasa daan papunta doon sa batis ay hindi maiwasang pag-usapan yung mga sinabi ng matanda. Pero sinabi ko sa aking mga kasama na wag na lang naming isipin iyon. Ang mahalaga ay malapit na kami sa aming destinasyon at naroon kami upang magsaya. Nang biglang may naramdaman kami, parang mayroong sumusunod sa amin. Kaya pansamantala kaming huminto at nakiramdam. Nang nawala na yung nararamdaman naming sumusunod, ay nagpatuloy na kami sa aming ginagawang paglakad. Nang masapit namin ang batis, ay humanga talaga kami. Malawak iyon at napakalinaw ng tubig. Sabi sa amin ng matanda, amin lang daw tuntunin iyon at makikita na namin yung talon na siyang pinakapuntirya namin. Walang kabahay-bahay doon sa pook na iyon. Napakaganda talaga ng tanawin. Namanga talaga kaming lahat. Nagpasya kami na magtayo na ng tent doon sa isang bahagi sa gilid ng batis. At saka na lang namin pupuntahan yung falls. Habang itinatayo namin yung aming tent at inaayos yung aming mga gamit, ay inilabas na ni Andrew yung baon naming inumin. Nagbukas na rin siya ng chichirya. Sinimula na naming tumagay. Papalubog na noon yung araw. Pumili kami ng isang bahagi doon sa batis na may kalaliman upang doon maglublob. Napagpasyahan kasi naming maligo na muna nung nangangalahati na yung aming iniinom. Nang presko na ang aming mga pangangatawan, ay umahon na kami at itinuloy yung aming inuman. Nakasiga na rin kami noong mga oras na iyon. Kung kaya bagaman napakadilim na ng paligid, ay maliwanag na sa aming kinaroroonan. Nakaupo kaming lahat malapit sa 2 tent na aming itinayo. Nang papaubos na yung unang bote na dala naming alak, ay naramdaman naming may paparating. Di nagtagal ay may dumaan malapit sa amin na isang lalaki na nasa edad 30 at isang binatilyong lalaki. Sa palagay ko ay mag-ama ang dalawa. Bumati kami ng magandang gabi pero hindi sila kumibo. Sa halip ay tumango lamang sila. Tinanong nila kami kung ano ang ginagawa namin doon sa lugar at kung mga tagasaan kami. Sinabi namin na nais lang naming maligo at lumayo sa ingay ng Maynila. Nihaya namin sila na sumama muna sa amin sandali. Na kanila naman kaming pinaunlaan. Naupo sila magkatabi malapit sa amin. Sinabi nung lalaki na delikado umano sa lugar na iyon, marahil ay hindi raw kami naniniwala sa aswang dahil mga taga Maynila kami, pero totoo umano ang mga ito. Kaya mag-ingat raw kami. Muli ay gusto kong matawa sa narinig kong sinabi ng lalaki, pero pinigilan ko lang.
lalo na nang ibaling nito ang tingin sa akin. Tinagayan namin sila. Kahit yung anak nitong Binadilio ay umiinom na rin at tila pinapayagan na ng kanyang ama. Nang nangangalahati na yung ikalawang bote na aming iniinom, ay nagpaalam na sila mag-ama. Pinigilan pa namin sila at tinayang magtagal pa at samahan kami, pero tumanggi na sila. Mabilis na lumipas ang mga oras. Halos hindi namin namalayan. Hindi na namin nagawang makapagapunan pa dahil sa nabusog na rin kami dahil sa aming mga pulutan. Kaya nagpasya na kami magpahinga. Dalawa kami sa isang tent habang tatlo naman sila sa kabila. Nang nakahiga na kami ay naramdaman kong parang biglang lumakas ang ihip ng hangin sa labas ng aming tent. Naririnig ko pa yung mga dahon sa mga puno. Maya-maya ay naramdaman ko namang parang may mga malalaking batong gumugulong papunta sa amin. Kung kaya, mabilis ako napabangon at lumabas ng tent. Pero laking gulat ko nang makita ko nakatayo roon ang mag-ama na aming inanyayahang uminom na kasama namin. Ilang sandali lang ay lumabas na rin sila Andrew sa kabilang tent. At maging sila ay nagulat din. Nang igala ko ang aking paningin, ay nakita kong may papalapit pang tatlo na ang dalawa sa mga ito ay babae. Nang mga kamay ay nakadipa na mga bagyang nakayuko. Tirik ang kanilang mga buhok at tila ba takam na naglalaway. Agad na bumalik sa alaala ko ang mga pagpapaalaala nila sa amin. At mas nakakakilabot yung sumunod na tagpo. Bigla na lamang hinugot ng lalaki yung itak na nakasukbit sa kanyang bewang. Halos mabingi ako sa lakas ng pagkalabog ng aking dibdib. Sobrang kaba talaga ang naramdaman ko nung mga oras na iyon. Naisip kong wala na kaming magagawa pa. Iyon na yung katapusan namin. Iniangat nila ang kanilang mga kamay na inilagay sa harapan. At nakita ko yung kanilang mga mahabang kuko na matutulis. Doon ko naisip na totoo nga talaga ang mga aswang. Nasabi ko pa sa aking sarili na kung nakinig lang sana kami, pero huli na ang lahat. Iniangat ng lalaki yung hawak niyang itak at dinaluhong na nila kami. Tinalon ako ng isa sa mga ito at agad kong naramdaman ang bigat at pwersa noon. Kaya agad na lumapat yung likod ko sa lupa. Magkakasunod na kalmot ang nakita ko. At mabilis kong naramdaman ang paghapdi ng aking katawan. Sumigaw kami na humihingi ng tulong at nagmakaawa sa kanila. Na si Mike pa nga ay narinig kong nagtanong pa kung ano ang kasalanan namin sa kanila. Nang bigla na lamang tumilapon yung aswang na nakadagan sa akin. Bigla akong napasigaw at iminulat ang aking mga mata. Humihingal ako at uaw na uaw. Masamang panaginip lang pala, naisip ko. Nang umupo ako ay bigla akong naramdaman yung hapti. At nang igala ko yung aking paningin ay wala na kami sa batis. Nasa loob na ako ng isang kubo at pamilyar sa akin iyon. Maya-maya ay nakita kong pumasok sila Andrew at sinabing gising na raw pala ako. Nakasunod sa kanila yung matanda. Kinamusta rin ako nito kung ayos na raw ba ako. Naguluhan ako. Nang mapansin ni Mike na napaisip ako, ay sinabi nito buti na lang at dumating si Tatang. Kung hindi,
malamang ay nalapa na kaming lahat. Kaya sa mga nagsasabing hindi totoo ang mga aswang, marahil ay hindi nyo pa kasi naranasan. Hanggang dito na lang po, Sir Pipi, ang kwento kong ito. Sana po ay magustuhan nyo. Maraming salamat po. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.